Aminin mo, yung totoo, wala ka nang mapanood sa YouTube, di ba? At parang sawang-sawa ka na rin sa paulit-ulit na content na nakikita mo. Pwes, dito sa video na to, ay ipapakita ko sa'yo na meron pang content ang mga YouTubers bukod sa mga vlog-vlog na ganyan. Eto, yung mga YouTuber na hindi mo alam na may original songs pala. Let's roll intro! Tama, tama ang napakinggan mo, tama ang nabasa mo. Bukod sa mga content na pinanonood mo sa YouTube, eh meron pa silang content na baka hindi mo alam. Ah, eto yung mga YouTubers na naglabas ng original songs. Di mo alam, no? Approved! Anyway, eto mga YouTubers na to, eto yung mga YouTubers na YouTubers talaga. Na hindi sila sumikat na artista, tapos nag-YouTube, na singer, tapos nag-YouTube, na porn star, tapos nag-YouTube. Basta ito, mga YouTubers na nag-YouTube talaga. YouTube. Kaya magugulat kayo na, what? Meron silang original songs? Wow! So, simulan na natin. Ito, ang number 10. Ang original song ng Jamil na ang title ay Best Love. Bakit number 10 ang Jamil? Bakit number 10 ang Jamil? Wala lang. Para makumpleto lang yung 10. At saka para yung mga mandirigma, magalit lalo sa akin. Aminin nyo, maraming mga mandirigma dyan na hindi alam na may original song ang Jamil. Napakaganda ng original song nila. Mapa, ganun ka oh. Ha? At kung hindi mo pa napapanood yung music video niyan, panoorin mo, maganda yon. Tsaka makikita mong mag-rap si J-Sam. Ha? Yun yung main event dun eh. Nag-rap si J-Sam. Sa number 9, original song to nila Rance and Niana na ang title ay Great Day. Ang ganda nung kanta nila Rance and Niana. Nakaka-inspire siya. Parang pag sobrang lungkot nung araw mo, sa title pa lang okay yan eh. Great Day. Great, great day! Na-maintain nila yung imahe nila, no? Na medyo social. Pangmayaman kasi yung packaging nitong mag-utol na to. Masaya, pero hindi masa. Alam mo yun, mataas pa rin. Kasi social to eh. Aminin natin yung totoo. Mayaman tong magkapatid na to. At lalo silang umaman. Kaya ngayon, na nalaman mo na may original songs. Yeah, hindi lang isa. Marami yan. Na may original songs. Sila Rance and Niana, puntahan mo na yun, i-click mo na, panoorin mo na yung mga original songs nila, music video and all those stuff. Hindi, para maintindihan nila Rance and Niana, kasi konyo, ano yun eh, konyo language yun and all that stuff. Puntahan mo na yung video at panoorin mo. Tapos sumayaw ka rin na parang ganito. Hey! Para sa ating number 8, ito yung kanta na Graduation ng Peak Factory. Nagtatanong kayo kung sino yung Peak Factory, ha? Kung sino YouTuber 'yan? Ngayon, ang Peak taas eh, kasi peak nga eh. Yun yung pinakamataas eh. Peak! Approved! Ang Peak Factory ay banda ni Ryan Odencial. Sino si Ryan Odencial? Hindi mo kilala? Panoorin mo yung mga video ni Ryan Odencial. Kasi si Ryan Odencial, siya yung nagre-review ng mga video na ginagawa. Nagre-review siya ng mga music video, ng mga short film, ng mga trailer. Panoorin mo. Baka hindi alam ng karamihan to, pati yung mga subscribers niya, no? Merong banda si Ryan Odencial na ang pangalan ay Peak Factory. At nagustuhan ko yung kanta nila na Graduation. Ha? It makes you feel like you're missing school. Ako yun eh, I'm missing school kasi hindi ako mapapasok.
Sa number 7 ay ang kanta na ang title ay Helmet na kanta ng bandang Squeezers. Si Sir Rex Cantatero na nakilala nyo na nag-DJ siya dati, na gumagawa rin ng mga parody. Niyaya ko nga yan eh, na mag-collab kami. Kaso, ayaw niya makipag-collab sa akin. Kasi, mas magaling siya. Hindi ko kaya ang kanyang talento. Hindi ko kaya ang kanyang abilidad. Lamang lang ako sa kanya sa looks. Meron siyang banda, ang pangalan ay Squeezers, at meron silang kanta yun, Helmet. Ang ganda. Promise, kailangan nyong mapakinggan. Ito yung mga trip ko na kanta eh, yung mga ano, mataas yung energy na gusto kong mapakinggan nyo to. Helmet. Punta kayo sa channel niya, sabihin nyo dun, Sir Rex, nagpunta ako rito dahil napanood ko to sa video ni Mayor TV. Mag-collab naman kayo. Please! Sabihin nyo, ha? Approve. Para sa ating number 6, ang kantang Pasensya Na ni Marvin Zabala. Baka marami sa inyo na hindi nakakilala kay Marvin Zabala. Malamang napanood nyo na siya sa kung saang video, lalo na sa mga video ni Senpai Kazu, dahil mag-best friend yan dalawang yan. Last month lang nung nilabas niya itong kanta na to. Tuwang-tuwa ako nung narinig ko itong kanta na to dahil hindi ko ina-expect. Ang ganda ng kanta. Talagang namang teripiko, ha? Gusto ko mapakinggan nyo rin yan. Kasi yung mga magandang bagay, dapat sinishare yan. Yung hatred and negativity, sinasarili yan. Huwag mong ishare sa iba. Good vibes lang. Pasensya Na by Marvin Zabal. Baby, pasensya na. Lagi kong tanaw. Intro ulit? Hindi. Para sa ating number 5, dahil wala na ako ibang mahanap, nilagay ko na yung sarili ko. Bakit? Video ko to eh. Wala kayong pakialam. Manunood lang naman kayo, diba? Tsaka mabilis lang to. Number 5, Mayor TV. Baka hindi nyo po alam, naglalabas din po ako ng mga original songs. Hindi po ako basta puro katarantaduan lang at mga parody lang. May mga original songs din po ako. At yung kanta na yun, na nasa intro ko, ay original song ko po yan, way back 2015 yata. Ang title po niyan ay Totohanin Natin. At totohanin natin ang damdamin na pinapakita. Panoorin nyo rin po yan. Tsaka syempre, mga kanta ng banda ni Mayor, alam nyo naman yan. Na, okay? So, yan. Ganun lang kabilis yung number 5. Diba? Susunod na tayo. Para sa ating number 4, ang kanta ni Eman Nimedes na Teka Lang. Ang ganda nitong kanta na to. Ang ganda talaga nitong kanta na to. So, ang ganda eh. Ang ganda. Well, naglabas ng bago si Eman. Nitong nakaraan lang. Kung pwede lang. Yun yung title, yung kung pwede lang. Naglabas siya ng nakaraan. Well, napakinggan ko. Okay din naman. Pero iba yung dating sa akin itong Teka Lang. Sobrang ganda nito. Yung chord progression, yung pakiramdam, yung feel, yung pakiramdam niya, yung letra bagay dun sa chord progression, sa pakiramdam nung... Basta, parang alam mo yung ano, ang ganda nung pagkakapwesto. Talagang tayong-tayo siya eh. Yotang-yota talaga eh. Bastos! First time, unang beses na gumawa ng kanta, unang beses na nag-record ng kanta, wow! Ibang klase. Saludo, Emma Nimedes, ibang klase, ang galing. Para sa ating number 3, ang kanta na FTW by Moy Moy Palaboy featuring Glock 9, yo! Moy Moy Palaboy, isa sa mga OG, isa sa mga legit na OG ng YouTube. Grabe tong kanta na to. Moy Moy Palaboy, nakilala sila sa, yun, yung mga lip sync bago pa magkaroon ng Dab Smash, bago pa magkaroon ng mga TikTok, ha?
Bago pa magkaroon ng ganyan, meron ng moy-moy palaboy. Yan ang solido. Yan ang original. Yan ang sina-appreciate. At bukod doon sa mga lip-sync nila na umabot ng mga multi-million views, na-recognize sila sa buong mundo at nakapasok pa nga sila sa Bubble Gang, ay naglalabas din sila ng mga original songs. At isa to, ang ganda nitong kanta na to. Solido. Tapos kakolaborate pa na si Glock 9. Wow! Malamang yung karamihan sa inyo, hindi na kilala yung moy-moy palaboy, pero give them a try. Give them a try. Kung wala ka rin lang gagawin, kung wala ka nang mapanood, pumunta ka sa channel nila, Moy Moy Palaboy, panoorin mo yung mga video nila. Uy! Uy! Number 2 na ang susunod! Sino sa tingin nyo yung number 2? At sino yung number 1? Ha? Para sa ating number 2, kilala na natin to. Wala nang kailangang explanation. Top 2 na original song ng isang YouTuber, wala nang iba kung hindi ang bandang Kon at ang kanta nilang Baliw. Kung isa ka dun sa mga napakamalas na mangilan-ngilan na hindi alam na merong original songs itong si Kong, malas ka. Yun nga, sinabi ko, malas ka nga talaga. Kasi parang lahat ng mga nanonood sa YouTube, alam yan. Na merong banda si Kong na ang pangalan ay Kon. At meron silang mga original songs. Original, metal, inspirational songs. Nag-revolutionize. They revolutionize a revolution for the YouTubers. Na, kumbaga, lagi nyo akong pinapanood na ito yung ginagawa ko. Gumagawa ako ng mga skits, ng mga sketches, comedy, vlogs. Binali niya yon. Sabi niya, gagawin ko to kasi pangarap ko to. Susubukan ko kahit na walang manood sa akin. Pero may nanood sa kanya. Ilang milyon ang nanood sa kanya. Kon yan eh. Kon. So, kung hindi mo alam na may original song sila, ay napakamalas mo. Sana ngayon alam mo na. Alam mo na? Eto gawin mo. Pumunta ka ngayon sa channel ni Kong. Hanapin mo yung mga original songs nila ng bandang Kon. Dagdagan natin yung views. Ha? Mag-subscribe ka na din. Subscribe to Kong TV. Munta kayo doon. Panoorin nyo. I-loop nyo. Panoorin nyo. I-loop nyo. Panoorin nyo. Paulit-ulit. Tapos mag-comment ka na Mayor TV brought me here. Para yung mga haters ko, tuwing nag-comment ako sa mga video ng Team Payaman, eh, mabuisit na naman. Namimiss ko na kayo eh. Namimiss ko na kayo. Bumalik kayo sa akin, ha? I-bash nyo pa ako. Ha? Palakpakan natin ang top 1 original song ng isang YouTuber. Wala nang iba. Kailangan tumayo tayo para magbigay pugay. Tapos pumalakpak tayo. Top 1! Hindi ko alam kung nahulaan nyo to, pero ang top 1 natin ay ang kantang Langit Na Rin ni Kuya Jobert! Woo! Ako lang ba kinikilig? Ako lang ba kinikilig? My goodness! My goodness! This is too much! At sa piling mo'y parang langit na rin. Ibang klase, kailan lumabas to? 2010. Nung napanood ko to, alam ko may computer shop pa ako nito. Nung napanood ko to, talagang Kuya Jobert? Mula dun sa hindi ako yung nagnakaw ng chichirya? Kapunta niyo mo, kanina pa ako ngayon sa'yo ha? Puta nga, kanya mo pa ako pinagbibintang ang bata kitang kapatid, puta dinggong ako pagbibintangan nyo. Bigla kang naglabas ng Langit Na Rin na napakagandang komposisyon. Ibang klase talaga. Kuya Jobert, wow! Napaka-talented na tao itong si Kuya Jobert. Ibang klase. Kumbaga, pagdating sa comedy, nakakatawa talaga siya. Kahit wala siyang gawin, nakakatawa siya. Siya yung ilan sa mga taong ganun eh. May mga taong ganun eh, di ba? Na parang,
kahit tumayo lang siya sa isang gilid, nakakatawa siya tignan. Hindi ko alam bakit. Kuya Jobert, kung mapanood mo man to, ha, hindi kita nilalait o kung ano pa man. Compliment yun. Kasi, kumbaga, eh, komedyante tayo eh, di ba? Compliment nga yun sa atin kasi kahit wala tayong gawin, nakakatawa tayo. So, isa si Kuya Jobert sa mga ganun. Pagdating naman sa drama, well, pag nakikita mo umiiyak si Kuya Jobert, naiiyak din ako. So, ganun. Nararamdaman ko yun kaila Big Soto lang tsaka kay Joey De Leon eh. Pagka nakikita ko umiiyak sila, naiiyak din ako. Well, ngayon, kasama na si Kuya Jobert dun. Tapos yung isang araw, Mr. Kid! Kompositor, gitarista, ang ganda ng boses, ibang klase, Kuya Jobert. So karamihan ng mga nanonood ngayon sa YouTube, baka hindi nyo na alam yan, baka hindi nyo na kilala si Kuya Jobert, akala nyo doon lang sa TV, sa comedy show sa TV, siya nang galing, pero hindi. Isa sa pinaka OG, legit na OG ng YouTube, si Kuya Jobert. Kailangan mapanood niyo yan. Pumunta kayo sa channel niya, lalo yung channel niya ngayon, puntahan nyo, sabihin nyo, Kuya Jobert, oo nga, Kuya Jobert, ito. Request ko talaga to ha. Baka naman, gumawa ka ng, ano, ng updated version ng Langit na rin. So, ayan. Kuya Jobert, gawa ka pa ng maraming kanta, please. Ang ganda ng mga kanta mo. Sobrang solid. Manalangin ko sa may tingin. At bago matapos ng video na to, gusto ko lang sabihin na, yun, sa panahon kasi ngayon, nakakulong tayo lahat. So, tayo-tayo lang din ang kailangan magsuportahan. At kami po mga YouTuber, hindi ko alam kung dun sa iba, pero well, karamihan sa amin, gumagawa kami ng tuloy-tuloy ng mga video para may mapanood din kayo. Kasi nag-e-effort talaga kami, kita nyo naman kahit nakakulong lang kami sa bahay, nag-iisip kami ng mga bagong content para may mapanood kayo. So sana ma-appreciate nyo yun, okay? So hanggang dito lang muna, maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na ipatawag ko kayong lahat. Approve! Improve! Woo-hoo-hoo! Ikaw ang laging nais matanaw. Ang iyong ganda'y naibat katangi-tangi. Parang anghelanon at pag ika'y nakangiti. Panalangin ko sana'y dinggin. Stay home and stay safe!